meron tayong iba't ibang scenario. So, halimbawa, meron tayong force na naka-apply papunta dito. So, bigyan natin siya ng value. So, let's say 100 Newton. Ito naman is, meron naman tayong random vector papunta rito. Tawagin natin itong 100 Newton pa rin. Then, gawa rin tayong vector na towards dito. Okay. Pababa naman. Tawagin natin naman itong 100 Newton pa rin. Then, dito naman is ito na pagayon. Okay. So, yan yung iba't ibang mga scenario ng ating force. Halimbawa, yung dito, pataas pa kanan, pataas pa kaliwa, pa kanan pa baba, ito naman pa kaliwa pa baba. So, isa-isahin natin yung mga scenario. So, itong scenario, nagawa na natin to. Okay. So, para makuha natin to, so, magdodrawing tayo ng angle, anong axis. Then, idodraw natin siya. Okay. So, for example, ito ay may certain angle. Let's say, 20 pa din. Tapos, ito ay 100 Newton. Okay. So, basically, pag in-analyze natin yan, ano yung component pa kanan, ano yung component pa taas, B at A. So, susunod siya sa triangle na taas, kanan, pataas, ganyan siya. Okay, so basically this is A and B and this is 100. Ganyan siya. Ngayon, ang gusto, kaya ko to inulit is to emphasize na yung A pa kanan, positive yun, at yung B pataas, yun ay positive. Alright? So, ganyan mangyayari yan. So, mangyayari, alam natin kanina na yung A is equals to 100 cosine 20 degrees at yung B is equals to 100 sine 20 degrees. Then, tsaka natin ilalagay sa vector form na katulad nito. Let's see. A is equals to A plus BJ. Yun yung ating vector formula. So, equals to A component is 100 cosine 20 degrees I plus 100 sine 20 degrees J. Ganyan siya. Tapos, katulad lang ng ginawa natin kanina. So, yun yung unang scenario. Next scenario. Ganito naman. Halimbawa, ganyan naman siya. So, gagawa tayo ng axis. So, meron tayong 100. So, for example, yung angle niya dito is 20 pa din. Okay? So, ang magiging scenario dyan is para magawa mo yung from beginning hanggang dun sa end, kailangan mag-travel pa kanan, which is A. Kailangan mag-travel pataas, which is B. Okay? Which is, magiging itsura niyan, kakanan, tataas, makakabuo ka ng triangle na katulad niyan. A, B, tapos ito yung 100. Na kung saan, based dito, sa angle na to, so A is equals to cosine 100 cosine theta, B is equals to 100 sine theta. So, para maging vector form ulit siya, so isulat natin ulit. So, para makuha mo yung vector form, so ano yung magnitude para mag-travel towards I? Okay. Plus B para mag-travel towards J direction. So, equals to 100. Oops, may nakalimutan ako. Ngayon, ang gusto ko naman i-emphasize sa scenario number 2 na to is since yung A nag-travel pakaliwa, alam natin na yung pakaliwa sa Cartesian coordinate ay negative. So, ibig sabihin nun, ito ay negative. Pero yung B, since pataas sa Cartesian coordinate, ito ay positive.
So, ibig sabihin nun, A is negative 100 cosine theta, B is positive. So, kapag sinulat natin siya dito, dapat negative 100 cosine 20 degrees I plus 100 sine 20 degrees J. Ganyan ang magiging scenario niyan. So, ito naman, yung itsura naman na to, although kapareho ng numerical value, pero iba na yung mga sign, lalo na to. Okay? So, in this vector, ito naman yung vector for scenario number 2. Okay? Kapag pataas pa kaliwa naman yung vector natin. Okay? Paano naman pag ganito? Pakanan, pababa. Okay? So, pakanan, pababa. So, pag ganyan naman yung scenario natin, meron tayong angle. So, 100. Okay, for example, yung angle pa rin niya, 20 pa din. Okay, angle 20. So, para maisakatuparan mo from beginning hanggang dun sa end, ang gagawin mo, so syempre, kakanan ka muna, magta-traverse ka ng kanan, A, then, bababa ka, which is B. So, magiging scenario niyan, kakanan ka, bababa ka, kaka-triangle ka. So, A, B, 100. Ito yung angle natin. So, since yung A is pakanan naman, so siya ay positive. Yung B natin, since naman hindi scenario pababa, negative na siya. So, A is equals to positive 100 cosine theta, while B will be negative 10 cosine, sine theta. Okay? So, pag ilalagay natin siya sa vector form, to para mabuo natin yung vector form na A, is equals to A I plus B J. Okay? So, ano yung traverse natin ng A? So, magiging 100 cosine theta. Hindi siya cosine theta. Siya ay 20 degrees. I plus 100 or I mean negative 100 sine 20 degrees J. So, magiging ganyan siya. Alright? So, this will be for the scenario number 3. Okay? So, ganyan siya. No? So, pag in-analyze natin. Ngayon naman, sa last scenario naman natin ng vector is pakaliwa, pababa. So, meron tayong axis. Okay? Axis x and y. So, meron tayong vector 100. Ganun din gawin natin. May angle tayo na 20 degrees. Para may sakatuparan natin yan, kailangan natin ng A at pababang P. So, basically, makakagawa tayo ng triangle na pag ganito, pag ganyan, and pag ganun. So, meron tayong negative A kasi pakaliwa at negative B pababa. So, ito yung 100. Ito yung theta. So, A basically will be negative 100 cosine theta and B will be basically 100 sine theta. Ngayon, para mabuo natin is okay, para mabuo natin, A bar will be equals to AI plus BJ equals to negative 100 cosine 20 degrees minus, nakalimutan ko yung I,
minus 100 sine 20 degrees G. So basically, ito siya. Ito naman yung para sa scenario number 4. So all in all, ganyan yung magiging ano natin, tingin sa mga vectors. Okay? So paano naman kapag binaliktad natin yung mga scenario? So halimbawa, in this scenario, meron tayong vector na pagantong direction at yung angle nandito naman. Okay? So, mangyari, basically, magkakaroon nyo ng angle na papunta dito, pakanan. So, pag ganyan siya. So, kung ito yung A, ito yung B, kung ito yung hypotenuse, so, mangyari, kung kanina, yung A is cosine, ngayon, oh, baliktad. So, ito pala ay B, ito yung A. Okay? So, A will be, instead kanina cosine, ngayon, H, yung hypotenuse, times sine, theta. Then B will be equals to H cosine theta. Okay? Ngayon, pag sa ibang scenario naman, halimbawa, ganito naman, meron ka namang vector na papunta sa gantong direction, kakaroon ka ng angle na pataas, pakaliwa. Okay? So, pag ganyan. So, ito yung magiging B, ito yung A, ito yung angle mo. So, mangyari, A, since pakaliwa, negative, negative yan, negative H sine theta. B, since pataas, positive H cosine theta. Alright? Then, pag naman ang scenario is pag ganito, at yung angle is nandito. So, mangyari, tatakbuhin mo yan ng kaliwa, then pababa. So, this is A, this is B. So, parang meron kang triangle na pag ganito. Okay, A and B. Since yung A is negative, so A is negative H, H or baliktad pala ang yung triangle ko. Baliktad yung triangle ko. Dapat pababa. Pababa. B. Tapos A. Okay. Or parang magkakaroon ka ng pababang B. A. Tapos hypotenuse. Kakaroon ka ng triangle. Ito yung B. Ito yung A. So A mo will be H sine theta, negative. Tapos yung B mo naman is negative pa rin, negative H cosine theta. Ganyan siya. So, yung last scenario natin na paibang angle, sa limbawa pa ganyan. Pag ganun direction. Tapos ito yung angle natin, theta. So, para may sakato para mo yan, bababa, kakanan. Tapos, B, then A. So, mangyari, A will be equals to, since A positive, pakanan, so positive H sine theta, ito namang si B will be negative dahil bababa, H cosine theta. So, basically, ganyan siya. Right? So, all in all, ganyan. Ngayon, example tayo, paano naman siya i-apply kapag mag-a-addition na tayo? So, meron tayong example, halimbawa, meron tayong 60. Okay? Meron tayong 60 meters muna. Towards sa direction ng 30 degrees. Okay. Then, meron tayong isa pang example naman is meters.
lagyan natin ng 70 degrees. So, if the vector on the left is vector A, so ina-analyze muna natin siya. So, A bar will be equals to, titignan natin yon. Okay? So, para mabuo natin yan, or para makita natin yung triangle, so you must travel to the right, travel upwards, so may mabubuo kang triangle. Okay? So, ito yung A, ito yung B. So, yung A will be equals to 60 cosine 30 degrees towards I plus 60 sine 30 degrees towards J. Okay? Ngayon, dito naman sa scenario na to, kailangan mong kumanan, then tumaas, then pabalik. Okay? Parang iba yung naging itsura. Ganyan siya. Then this is A, this is B. So, vector B will be 100 cosine 70 degrees I plus 100 sine 70 degrees J. If we want to find the value of A plus B, the summation of vector or yung tinatawag nating resultant, so magiging sagot natin dyan is 60 cosine 30 plus 100 cosine 70. Pagiging sagot natin dito is 86.16 I plus 60 sine 30. Okay. Ito naman magiging 123.97 J. Okay? So, ito na yung sagot kapag pinagsama natin lahat sila. Alright? So, ganyan ng summation. Ganyan natin i-apply. Ngayon, may mga problem solve problems tayo. Then, paki-apply yung mga tinuro natin ngayon.